Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sawa ko, ayaw namin na nandoon sa OR si Dr. Santos. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito nga ang ating pagkabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Nagdesisyon nga itong mag-asawa na si Mrs. Villarica na hindi na daw sila aalis dito sa Estridge. Basta kapag inuupirahan daw itong kanyang asawa na si Mr. Joselito ay hindi daw naroon itong si Analyn Santos. At ipinagkakalat pala dito ni Zoe na itong si Analyn ay takot nga na mag-opera. Baka kung ano ang mangyari dito sa kanyang asawa dahil natakot nga ito sa mga kumakalat ngayon na fake news tungkol dito kay Analyn Santos. At dito nga na nagdududa itong si Analyn na wala namang ibang sisira sa kanya kundi itong si Zoe. At tama nga naman dahil napanood nga ni Zoe itong paglilinis ng sasakyan ni Dr. Lyndon Javier at kumakalat nga ito. At dito naman na pinagbibintangan ni Zoe itong si Analyn ang nagkalat nito. Kaya gumaganti lamang daw itong si Zoe. At dito nga na kinumpronta ni Dr. Lyndon Javier na hindi nga si Analyn ang may gawa noon dahil si mismong Dr. Lyndon ang nagpakalat at nagvideo nga dito kay Zoe habang nililinisan itong kotse upang isesend sana ni Dr. Lyndon Javier dito nga sa kanya ina na si Myra. At iyon nga ay napasama lalo itong si Analyn Santos. Sa kabilang banda ay magkakaroon nga ng grand reunion dito nga kina Analyn at Zoe at iba pang mga kasali doon nga sa binigyan ng invitation. At sinisigurado naman ni Myra na ipapahiya niya raw itong Selenet dito sa gagawing reunion ng alumni. At dito na tila napapatawa at napangiti naman itong si Zoe dahil alam niya na mapapahiya talaga itong ina ni Analyn Santos na si Lynette. At dito naman na pinakiusapan ni Dr. Lyndon Javier itong si Zoe na maging mabait daw kay Analyn Santos dahil kung hindi ay mapipilitan nga sabihin ni Dr. Lyndon Javier sa lahat lalong-lalo na dito kay Dr. Tanyag na itong si Zoe ay isang impostor. At dahil mabait nga itong si Dr. Lyndon Javier, kinausap naman niya itong si Mrs. Villarica at pinaliwanagan na fake news at pakana lamang daw iyon ni Zoe upang kumalat nga ang balita tungkol dito kay Analyn. Subalit ay wala nga itong katotohanan sa kanyang mga nababalitaan. Dahil sinabi ni Dr. Lyndon Javier na dapat magtiwala nga itong si Mrs. Villarica dahil itong si Analyn ang tunay nga anak dito ni Dr. Tanyag at walang imposible na hindi magtatagumpay ito dito nga sa gagawing operasyon. Dahil naman nga ni Analyn ang kanyang pagiging matalino dito nga kay Dr. RJ. At pinapaamin na rin ni Dr. Lyndon Javier itong si Zoe dito kay Mrs. Villarica na gawa-gawa lamang niya ang nasabing video upang mapahiya at mapatalisik itong si Analyn dito nga sa Estridge dahil sa kanyang malaking ganti nga dito kay Analyn, kaya lang naman nagawa niya iyon. At dito naman nagalit itong si Analyn sa mga pinagagawa nga dito ni Zoe dahil sobra-sobra na nga daw itong kalupitan nga dito ni Zoe kay Analyn Santos. Kaya yan po ang ating pagkatutukan bukas. Mga idol ko, talagang magtatagumpay nga ba itong si Zoe at itong si Myra dito sa gagawin nga nila kina Lynette at Analyn Santos, lalo pa't nakahanda rin itong si Lynette na talagang lalabanan talaga itong si Myra. Baka hindi lang tadyak ang mata mo nito kapag itong si Lynette na ang nagagalit dito kay Myra. Kaya yan po ang ating pagkatutukan kung ano nga ba ang magiging kahinatnan dito sa mainit na rambulan at gantihan kina Myra at Analyn at Lynette at Zoe. Yan lang po ang karagdagang latest update at maraming pong salamat sa inyong panonood.